So guys, welcome sa akin channel, CNA TV. So for today's video, magpapalit tayo ng valve cover gasket sa Mitsubishi Mirage. Ito yung 2013 model ng hatchback ng Mirage namin. So 1.2cc engine na may engine code. O engine code 3A92. BOHC, double overhead cam. So ito yung air filter, of course, tanggalin natin. Isang bolt. 1, 10 millimeter, 2 and 3. Of course, yung hose na naka-clamp dyan or naka-patong dyan, naka-bracket pa. Whatsoever. Dalawang hose yan, dalawang hose yan sa case kasi may CVT naman yung transmission system niya. So, yun. Of course, tanggalin natin yung socket ng ignition coil. 10 millimeter pati yung bolt na naka-mount sa ito, sa ignition coil. Yun. Tanggalin natin sa akin para full access tayo. So, tabi natin yung wiring harness niya. May bolt yan dyan guys. Dyan ang simula. O dyan natin yung reference. 10 millimeter. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pieces of 10 millimeter. So, yun lang. Malik na lik talaga kaya kailangan natin palitan. So, of course, yung post ng PC valve. Pati yung breather ng valve cover. Yun ang yung kailangan na tanggalin. So, kapag matigas yung post ng breather valve, guys, huwag niyo pilitin kasi baka babali niyo pa. Kasi plastic lang yan. Yun, tanggalin natin. So guys, yun lang. Tanggal na natin yung bolt. So, kailangan natin iwigyan lang yung cover. Kaya masyadong madikit siya guys. Ipapry nyo yung sa side. That's cool, whatever, ano man. Padaan-daan lang. So, case ko, hindi naman siya masyadong madikit. So, kailangan yung wigyan-wigyan lang yun. Tanggal na siya. So, yun ko niya. Eh, pati kasi yung yes, huwag ipilitin. Then, natanggal ko lang siya along the way kasi pag the turn ko, na-release naman din natatanggal. So, ang linis ng engine. So, proper change ay talaga guys ha. Huwag talaga kayo purito sa oil. So, yun yung valve cover gasket. Yan yung oil seal ng spark plug. Accordingly, recommended naman siya palitan. Or lang sa repair manual. Pero sa case naman, in inspection, hindi naman siya cracked, hindi naman siya brittle. Unlike sa, yan yung valve cover gasket. Malaman ko siya, malaman niyo guys kung matigas na yung brittle. Matatanggal lang siya, magbabali lang. Pero sa case naman sa oil seal na spark plug, hindi naman. Yun. Matanggal natin. Ayun ako, yan siya. Ayan, sinasabi ko. Tanggal agad. Balik. So, question, bakit nasisira yan? Kasi yung gasket kasi guys, hindi lang siya nagsisil ng surface ng between cover and the cylinder head. It also absorbs vibration. Kaya siya rubber nilalagay dyan. So, as time goes by, through heat, submission so heat, of course, na-brittle naman siya, na material degrade naman din siya. Kailangan rin palitan. Yun. Tanggalin lang natin daw. Masyado na siyang hindi. Rubber, tigas na yan. So, ability to seal, wala na. So, yun. Dahan-dahan ko lang lalag. Tanggal. Yun. Dahan-dahan lang, guys. Isang kamay na kasi ako dito. Ayun. So, ito yun. Oh. Ayun. Masyadong brittle lang talaga. After guys, nabali yun dyan guys. Naputol yun. Hindi na napakita sa video. Naputol yun. In after ko na lang gamit last reference. So, itabi. Muna natin bago.
So ito yung part number guys, pwede nyo i-picturean or screenshot. Para if in case na ano man, pupunta na lang kayo sa trusted na store. Ayan yung part number na. Mitsubishi Mirage guys, 1.2cc engine. Dari A92 engine po. Yan, linisin natin, of course, ha? Yan, nalinisan muna. Gumamit ako ng engine degreaser. Hindi ako gumamit ng high solvent na cleaner kasi nakakasira yun sa mga rubber. Yan. So, gawin natin reference in all para makabit natin yung bago. So, tingnan nyo na sa video, guys, paano po nakakabit. Paano ko sinimulan. So, of course, naman yung surface, kailangan natin linisan. Bagong-bago naman din. Ayan. Tapong gamit ko dyan, plotang ka rin. Kaunting kiss-kiss. Scratch bright yung gamit ko. So, yun. Kapit ko na. So, pagkabit guys, anong position pagtanggal, ganun lang din. So, paghigpit guys, pwede nyo pa-cross. Or pwede nyo pang papuli-puli. Ano yan? Up and down, up and down. Ayan. So, kung may torque wrench naman kayo guys, no? You can set the torque wrench to 20 to 35 foot pounds only. Yun ang nalala ko sa repair manual na na-training ako sa Atesta ng Mitsubishi. Actually, hindi sana siya specific for Mirage, pero nakalagay kasi doon general pagdating sa valve cover. So, pag-higpit guys, kapag na-hand-tighten niya, matigas na yan siya, gamit kayo ng tools. Of course na, malambot pa yan siya. If na-feel na yung pang nag-stop na yung bolt, ikutin nyo 1/4 to 1/2 turn. Yun ang estimate ko guys in my years of experience sa automotive. Yun ang estimate ko guys pagdating sa 20 to 30 foot pounds. Para estimate ko mga 23 lang yun. Yan. Ayan. So, napansin nyo guys, no, ito guys, for final higpit na kasi ito guys. So, yung ginawa ko kasi kanina is papuli-puli yung higpit. So, ito for final checking lang to. So, buti na double check ako kasi naluwag pa talaga. Yan. Yun. Higpitan lang, double check. You can use your convenience tools or proper tools na sabi nila. Socket, ratchet. Case ko kasi naiwan ko sa office yung toolbox ko. And buti, maiiwan talaga ako ng spare tools sa bahay ng nanay. Always ko talaga nag-iwan kasi in case ano mo mangyari, may extra tools talaga. So, yun ang ginamit ko, back wrench. And fortunately naman, may space naman yung engine bay para gumamit ako ng back wrench. So, yun guys, higpitan ko na. And double check na din sa inyo. So, yun yung pagdating naman sa gripper hose ng valve cover is natanggal ko siya guys sa twinis ko lang twist and pull. Yun, do not use any tools kaysa pagtanggal ng hose kasi baka mabalik niya yung port niya. Plastic lang yan. Invisible naman, hindi ko napakita sa inyo pa ng pag-testing. Pero simple lang. Higupin nyo. Isip nyo. Dapat may higup kayo ng hangin. Kasi one way yan. Higup yan dapat. Hindi yan pa-blow. Ang blow yan, dapat may restriction. May restriction ka. May kaunting date pag-blow niya. Pero dapat restriction talaga. Hindi nyo ma-indicate na okay pa yung visible niya. Malaman nyo kapag hindi, kapag o naging opposite or walang mabulo, barado. Kailangan nyo mapalitan guys kasi yung ventilation ng engine nangyayari lumalabas sa mga dipstick, isa na yun, sa oil cup or yun sa breather hose. Kaya sinasabi ng mga mechanic overhaul na daw, pero basic mo na, PC bulb mo na kayo. So, ignition ko, tabitan natin. Doesn't matter kung mag-interchange sila kasi pareho lang. Yan,
Condition ko rin guys ha, since 2013 pa yan, di pa nasira. Pero di lang ako sure kasi parang na-feel ko parang kailangan na talaga siya palitan. So eh, balitan natin, lagyan natin yung socket. Yun. So do not interchange sa socket guys ha, para di kayo magka-problema sa major failure ng engine. Misfiring yun. Same yung sa injector, ganyan din yung position lang. So yun guys, balik na natin yung back oil cap. Then, the testing tayo. So yun yung breaker hose ng transmission ng CVT. Which is kailangan din. Para maiwasan yung build up pressure sa loob ng transmission. Ito yung breaker hose ng valve cover. Kung magte-testing kayo dyan yan guys, no? Vacuum yan. So, try nyo yan. Vacuum din yan. Kaya nakakonect yun siya sa intake manifold hose. Ang intake hose. Air intake hose. So, yun guys. Testing nyo lang. Hindi ko pa nilagay yung bolt yung ignition coil. Kasi te-testing ko lang for double check kung okay pa talaga. So, thank you guys. Give a thumbs up and please subscribe to my channel guys. Ingat po kayo sa daan and have a good day. God bless you.